Magandang buhay. Hi! 1, 2, 3, welcome. Welcome na naman po sa panibagong namang vlog ni Michikoy and good morning. So napakatagal na po nating walang post, no, because I am super duper very busy. And ngayon po ang share po natin sa inyo is ang tutorial kung paano po magbayad ng electric bill dito po sa Kuwait. So hindi naman po lahat kasi ng mga flat owners dito nagbabayad pa ng kuryente kasi kasama na po sa upa nila yon, no? So yung amin po kasing inalisan, bukod po doon yung kuryente. So bukod po doon sa 310 na upa po namin, may kuryente pa po kami binabayaran. Pero 1 year mo naman po yun pwedeng bayaran after a year. Usually it's during September of the year sila nagsisingil and the due date will be November. And November 27, bukas na nga po yun. So nagbayad na po tayo kahapon and baling inabot po sa kuryente pa lang po is 180, para mga ganoon. Pero i-compute nyo naman po yun kung ikukumpara po sa Pilipinas, no? Lahat po ng mga appliances dito, syempre mga dekuryente, plus may baladiya pa po. Yung baladiya, yun po yung sa mga tagalinis. So, 14 plus 8. So, yun naman po yung binayaran natin sa baladiya, no? Dalawang beses po kasi tayo nagbayad. Isang, kailan ba yun? Basta twice, last month and ngayon po, para makompleto po natin yung bayad bago po natin lisanin yung pong old house. And napunta na po kami sa maliit, sobrang liit na house, pero kasama na rin po dun yung kuryente. Okay, so yun lamang po, so abangan nyo po. Okay, so syempre unahin po natin, tingnan natin kung ano ba yung mga options na meron po dito sa MEW app. Oh, so buksan po natin. So ayan. So ayan po yung una nyo makikita, no, sa dashboard po natin. So ayan yung address dito sa Rigay. And then tingnan natin isa-isa natin, ha. Ayan yung bill payments. So ayan yung sa amin, ayan yung bill po namin, ha. Ayan yung statement. Okay. And then ano pa ba? So ayan, you can pay for others using premise ID or CA number. And then what else? Ayan, you can view the transactions. Okay, and pwede mo rin po yung kunin yung account statement, yun yung pinakita kanina. Tapos ito yung sa support, may fax, phone, website, 'di ba? Fax naman, notifications, you can also rate kung okay ba yung kanilang site. May settings din po dyan na naka-prepare. Bahala na po kayo, up to you, sa inyo. Okay, bahala po kayo kung anong gagawin nyo dyan. Pakita rin po natin, na meron din po dito yung baladiya. Yan po yung sa mga basura. So binabayaran din po yan, no, natin. Okay, so simulan natin. Okay, so dito tayo sa pagbabayad. Pwede nyo pong i-edit yan. Kung kulang ang pera, i-edit nyo lang po. Pero babayaran po natin kasi ng buo ngayon yan. So, ayan po yung sa banko. Kailangan lang po may laman ng pera ang banko nyo. But we will not show more onto this kasi personal lang po ito. Okay, so yan. Wait a minute. Paano nga ba? Next. So, ayan. Makikita nyo po 00 na po yun sa ano. Yun. Diba? So, next baladiya naman po tayo. So, ganun din po, baladiya. Pwede nyo rin pong i-edit yan kung kulang ang pera, bawasan nyo. Or, but for us, we're going to pay full kasi paalis na po kami. So, again, yan yung sa banko. Hindi na po natin papakita dyan. Importante, may pera po ang banko nyo. Okay, so, yan, dito na po tayo. Okay, so wait natin kung success. Ayan, accepted. So, kala, so accepted na po. And, tingnan na po, 00 na po, di ba? Both, bill, payment sa electric and sa baladiya, 00 na po. So ngayon, pupunta naman po kami sa, may appointment din po kami sa mismong branch para ipa-cancel naman po yung aming contract dito po sa bahay po na ito, no? Okay, so if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon and yung malita kalimbang, tinginingining, click nyo rin po yan so that you will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay and God bless us all.